eh, makumbinsi naman natin ng mga transport groups na huwag na muna mag-strike. Dahil kung... Alright, share out po mga kababayan po natin. Narito po tayo para sa ating panibagong update at Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay kausapin naman itong mga transport group kaugnay nga po sa modernization na gagawin nitong DOTR. At alam po natin na hanggang June 30 na lang pwedeng pumasada itong mga old model ng jeepneys mga kababayan po natin. At kailangan palitan na umano itong ng mga bago. Ito yung mga accredited na mga bagong jeep ng LTFRB mga kababayan po natin. Malakas ang haka-haka ng mga kababayan po natin na mukhang ito umano ay hindi programa ng gobyerno kundi negosyo umano ng ilang transport group at mga supplier na mga panibagong jeep na ito. At syempre, mga ilang kawani umano ng gobyerno kasama na po dito o yung LTFRB at DOTR. Yan umano yung mga nakikita nila dito. Kasi talagang maraming maaapakan lalo na itong maliliit umano na mga jeepney operator. Kaya susubukan umano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kausapin at titingnan kung baka may pwede pang gamitin dito sa mga lumang modelo ng jeep pero magaganda ang klase at matitibay pa. Pakinggan natin. Modernization na sinasabi. Sa aking palagay, kailangan ding gawin talaga yan. Ngunit sa pag-aaral ko, parang hindi maganda ang naging implementation nung modernization. Mm-hmm. Tama naman yun. Kailangan safe yung mga jeepney, yung mga tricycle, yung mga bus. Kailangan safe yan. Tama yan kasi buhay yung nakataya dyan kung hindi talaga sila safety. Pero syempre, gaya ng sinasabi ng ating mga kababayan, ang pwede pa, huwag mo na i-peace out kasi sayang naman. Ano? Kung pwede pa. Pero, iba-iba yung naging standards na ginawa. At tignan natin, kung siguro kaya natin kausapin ang mga transport groups at sabihin natin, hindi, babaguhin talaga namin para hindi masyadong mabigat sa bulsa ng bawat isa. The modernization program also was the first step towards electric vehicles. Ayun pala, electric vehicles pala yung target ng ating gobyerno. So kung electric vehicles, maganda yung mga kababayan po natin. Bawas pollution. Ito yung magandang panlaban sa climate change mga kababayan po natin. Kasi wala nang binubuga na usok eh. So siguro we will eventually move there. Pero kailangan pa rin nating ayusin ang supply ng renewables. Kasi ang sinasabi ng mga nag-aaral, kung talagang para sa climate change yan, kahit na mag-electric vehicle ka, mag-charge ka, yung kuryente galing din sa coal-fired plant. Di ganun din. Walang nagbago. Linipat mo lang yung pollution ng konti. So that's an improvement, but doesn't help climate change. That's why kailangan pag-aralan natin ang timetable. Hindi ganun kasimple. But we have to implement it in a different way. Yung modernization siguro, yung we have to look properly at what the real timetable is for the introduction of electric vehicles. Kung talagang kailan, kung pwede na ngayon. Palagay ko hindi pa pwede ngayon. 30% pa lang ng power natin is renewable. So hindi pa urgent. Ngayon, hindi pa kaya ng infrastruktura natin. So, we have to build it up. At the same time, to keep the vehicle safe, sa aking palagay, dapat ang pwedeng gawin ay inspeksyonin yung mga vehicles. Kahit... Ayun, nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., mga kababayan po natin, na inspeksyonin muna yung mga jeep. Diba? Ito yung sinasabi natin. Kung ano pa yung pwede, pakinabangan at pwede pang magbiyahe, pwede pang tumakbo sa mga daan, na talagang pasado doon sa standard na sinit nila, di papayagan mo na. Huwag mo na lahatin. Kasi maraming mapiperwisyo at hindi lang mga operator. Ang number one na mapiperwisyo dito ay yung mga ordinaryong biyahero na walang sasakyan. Luma, may luma naman na maganda pa rin eh. May luma naman na pwede pang gamitin eh. So baka tignan natin na hindi yung... Yeah, just because 5 years old or 10 years old, hindi na pwede. Tignan natin yung condition. Kung maganda mag-alaga yung driver, maganda yung jeep niya, pwede pang gamitin yan, safe pa naman. So yan ang mga issue na kailangan pag-aralan. It's not that simple, but I'm hoping na dito sa mga
sa mga initiatives na iniisip natin, eh makumbinsi naman natin ng mga transport groups na huwag na muna mag-strike. So, yun nga mga kababayan, nasubukan ng administration na kausapin muna itong mga transport group na huwag mag-strike ngayong parating na March 6 to 12. Kasi isang linggo yan mga kababayan po natin, isang linggong pasakit yan sa mga regular commuters na mga kababayan po natin. Ano? Eh okay lang kung magbigay nga ng libreng sakay o yung ating gobyerno. So, kahit isang taong kayo dyan, magano, basta may libreng sakay naman ng gobyerno. Diba mga kababayan po natin? Okay sana kung lahat na lang ay malapit lang yung kanilang pinagtatrabuhan. Eh, kung malayo pa, paano yan mga kababayan natin? Kawawa naman yung mga nagbabiyahe at nagtatrabaho. Ano. So, sana ay maayos ito ng ating gobyerno at itong implementation ni Pangulong Marcos Jr. na hindi naman lahat yan. Magkaroon muna ng inspection kung sino pa yung pasado pa sa standard ng modernization. So, ipasok mo na yan. Huwag mo na lahat din na ipis out. So, maganda yan. At least, kinoconsider naman yung ilang mga jeepneys, mga kababayan po natin. Eh, kung talagang karag-karag na, na talagang hindi na talaga pwede, hindi na talaga pwede. Huwag nang ipilit. Kasi mapiperwisyo eh. Mapiperwisyo yung mga pasahero. Pero kung pwede pa, sige, patakbuhin yan. Diba? Bigyan ng pagkakataon hanggang makakuha na naman ng bagong modelo ng jeep. So itong sinasabi nilang electric. So maganda yan ano. At least ang iniisip naman ni Pangulong Bumbong Marcos Jr. ay para mabawasan itong pollution at malabanan itong climate change na nangyayari sa bansa natin at sa buong mundo. So good job at asahan po natin yan na sana hindi magkaroon ng strike ha. Mga kababayan po natin para hindi naman kawawa itong mga ordinaryong commuters. Yan po yung ating update. Maraming salamat. Mag-react.